Okay, sa video na to, sasagutin natin yung tanong ng isang kasamaan natin kung paano yun ang kanilang company nagbibigay ng DR, no, delivery receipt dun sa isang company. And syempre ang ibang mga kumpanya, hindi nila dinideklara lahat ng kanilang sales, di ba? Mga totohanan yan, nangyayari yan. Ngayon, ang sabi ko sa kanya, ang concern kasi doon pag nag-i-issue ka lang ng DR na walang OR is paano pag na-audit yung kabilang company? No, siyempre nalilito siya, teka, bakit mga audit, pwede ba ang DR? Akala ko ba OR lang, di ba? Ang ibig ko sabihin nun is, di ba halimbawa, DR nga lang ang binibigay mo, eh pero since yung kumpanyang kabila, eh natural, hindi rin nila gagawin yung tama, magmamagic din sila, so hindi rin nila dinedeclare yung mga ibang sales. Ganun din sila sa ibang company. So on and so forth. There will come a point in time dyan sa buong chain na yan. Merong isa dyan na kailangan mag-declare ng iba pang expense. Wala siyang ibang pupulutin or kukunin or ipu-pull up kundi yung isang DR. Diba? Kasi syempre, natural maghahanap ng ano yan eh, ng way para lumit yung taxable income niya, di ba? So kukunin niya yung mga ibang expenses. Nakita niya, ay to, may DR pala dito. For example, no? Di ba? Isang kumpanya doon sa lot ng chain yan. Ikaw, nagdala ng construction materials dito, yung construction naman, may kinuha ng supplies ng kung ano doon sa kabila, di ba? And so on. No? Ngayon, para maging perfect yan, na wala talagang mahuhuli sa inyo, edi lahat kayo lahat, hindi nag-OR. Hindi pwedeng mangyari yun eh. Kasi sigurado mayroong kumpanya na kailangan ng OR. Dahil sila, nagbabayad sila ng tama. Diba? So, yun yung sinasabi ko na paano ko ma-audit? Paano ma-audit? Ma-audit kasi pag nasumpungan yung isang kumpanya na hindi naglalagay ng tama, no, hindi gumagawa ng tama, hindi dinideklara lahat. So pag nahuli 'yun, 'di ba? Makikita yung TR mo. Sasabihin, "Oh, eh bakit ito dinideklara niyo rito? Hindi naman 'to OR." Eh yan lang po yung binigay ng kumpanya eh. Ah, ganun ba? O sige, picturean natin 'yan. Bibisitahin natin. Okay, ako hindi kasama sa RDO, i-report natin sa kabilang RDO. Diba? So talagang mabibreak at mabibreak yung chain na yan. Dapat talaga nga ang ginagawa natin sa taxation natin dito sa Pilipinas. Ano eh, para maiwasan na yung mga ganyan. Dapat talaga from the gross na lang eh. Liitan lang natin, napakalaki kasi nang hinihingi ng BIR. From the gross, yun ang mag-compute sa ibang bansa, 15% ng gross, tapos yun na yun. Wala nang ibang compute pa dyan. Wala na yung mga taxable to, less ganyan. Lahat sales tax na lang. Diba? Ngayon, yung mga nagbi-business, alam na nila na dapat more than kung 15% yung rate, more than 15% yung kanyang, ano, yung kanyang tax, yung kanyang markup, diba? Kasi pag hindi, lugi sila. Diba? Kasi ang hirap niyan, may mga tao, may mga kumpanya naman na sumusunod, yung iba hindi. So paano yun? Hindi ko madideklara yung mga expenses na legitimately binili ko. Kasi nga hindi siya OR. O, diba? Naglista lang sa papel. Natural, gagawin namin ng paraan na magamit lahat yun. Dahil kung hindi, lalaki yung tax namin. So paano gagawin namin? Maglalagay kami ng miscellaneous expense na puro papel lang na nakasulat sa kung saan saan. Yung iba doon pinapayagan eh, mga transportation, ganyan. Kasi wala namang nagre-resibo. Pero there should be a point in time when we don't have to do that anymore. Diba? Kasi, you know, it's part of the developing country tag. Dapat talaga ganun na gawin natin, diba?
So yun yung sagot ko doon. Kaya sinasabi ko na paano pag na-audit? Pag na-audit, ibig sabihin nakita yung isang kumpanya na hindi nag-OOR. 'Di ba? O kaya nagdeklara siya ng any expenses na walang OR at nando doon yung DR mo. So makikita 'yun, matetrace ka sa buong web na 'yan. 'Di ba? Eventually. Okay. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na lahat ng BIR officials ganyan, 'di ba? Iba diyan pinababayaan, maliit lang naman 'yan. 1,000, 2,000, 'di ba papansinin niyan. Eh paano nga kung hindi? Paano kung naghigpit? O di, you know, you are taking the risk. So mas mabuti pang tama na lang gawin natin. Okay? That's it. Peace out.